purihin po ang Panginoon. Salamat pong muli mga kapatid sa inyo pong pagsama sa atin pong live worship dito sa Kuwait at kung saan man po tayo naruroon ngayon, nandyan man kayo sa Pilipinas o sa Middle East o sa Europe, sa Amerika, isa pong masaya pong pagbati po. Magandang araw po sa inyo dyan. Mga kapatid, ngayong araw na ito, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang title po ng mensahe po natin ngayon, Pagsilang sa Tagapagligtas. Mga kapatid, kaya po mayroon pong Christmas dahil po sa nakuha po yung pangalang Christ, Christmas. Diyan po nakuha yan, kaya mayroon pong Christmas. Dahil po kay Jesus Christ, Christmas. Kaya po sana pag tayo po ay bumabati ng Merry Christmas, buuin na po natin yung Christmas. Huwag po natin lagyan ng X. Parang tinatanggal po natin yung Christ. Mayroon pang mga palusot yung iba. Mayroon po silang mga paliwanag. Ganun pa man, buuin po natin. Kasi yung Jesus Christ, mga kapatid, yung Jesus, pangalan po niya yon. Yung Christ, hindi po niya apelyedo yon. Tandaan po natin, yung Christ, hindi po niya apelyedo yon. Katulad ko, Steve Lee Caracas, halimbawa, ang pangalan ko po, yung first name ko, Steve Lee. Yung nickname ko, Steve. Pero yung Caracas, last name ko po yon. Pero yung ang Panginoong Jesus, si Jesus, ipag sinabi mong Jesus Christ, pangalan po niya yung Jesus kasi yun po ang sinabi po sa kanya ng anghel. Noong nagpakita po ang anghel sa kanya pong ina na si Maria, sabi niya, tatawagin mo siyang Emmanuel, tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Yun po ang sinasabi niya. Yung Kristo naman, yung Christ, ito po yung kanya pong title. Jesus Christo, Christ. Pag sinabi mong Christ kasi, mga kapatid, ano, sa Hebrew, ay yung Christ kasi ang tawag po dyan, Messiah. Sa Greek word, ang tawag po dyan, tagapagligtas. So, title po niya yon. Ang ibig pong sabihin po niyan, the anointed one, Savior, tagapagligtas. At ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, pagsilang sa tagapagligtas, kaya wag po nating papalitan. At kaya po mayroon pong maligayang Pasko, Pasko, nagmula kasi yan sa salitang Paskua. Ang Paskua kasi ka natin mga kapatid, ibig sabihin niyan kapayapaan. Ano? Peace. Paskua. Yun kasi yung unang-una na pagbati ano yung ng mga anghel sa kalangitan nung nagpakita po sa mga shepherd o sa mga pastol. At mga kapatid, wag po nating papalitan yung tunay na kahulugan po ng Pasko. Hindi po ito nasa ano na kasi sa mga advertisement ang nakikita natin pag Christmas, Santa Claus eh. Tapos niluluko pa natin yung mga bata na si Santa Claus daw pagka ikaw ay hindi ka mabait or masama ka, hindi ka bibigyan ng regalo, ganun. Niluluko pa natin eh. Alam nyo mga kapatid, hindi po maganda yon. Alam nyo po mga kapatid, si yung nakuha kasi yung Santa Claus dyan, ang tawag ka dyan, yung ginawa nilang San Nicolas eh. Itong si Nicolas, kaya may Santa Claus, mabuting tao ito eh. Nakaugalian niya, nagbibigay siya ng regalo, hindi niya pinapaalam, na naiiwan niya yung regalo sa mga bahay-bahay. At nag-umpisa po ito hanggang sa nagkaroon na po ng Santa Claus, ginawa ng itsura na ano, kung ano man ang ano, may nakakulay pula. Ganun ba man mga kapatid, sana po ano, ang dalangin ko na maging sentro ng tunay na kapaskuhan ay yung may selebrasyon. At maipagdiwang po natin ito ayon po doon sa kalooban po ng Diyos. At hindi po doon sa kung paano ipinagdiriwang po ng mundong ito eh. Kaya nga ang iba ayon nilang bumati ng Merry Christmas kasi nandun yung salitang Christ eh. Happy Holiday na lang. Holiday season na lang, hindi kasi nila kayang sabihin. Alam niyo po ba mga kapatid, ito po. Ang pinag-aaralan po natin ngayon, pagsilang sa tagapagligtas. Paano ba isinilang ang tagapagligtas? Ang sabi po ng Biblia mga kapatid, ganito. Therefore the Lord Himself shall give you a sign. Ano po yung sign na yon? Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call His name Emmanuel. Hindi niya yung pangalan yung iba. Call His name Emmanuel. Nang ibig sabihin po niyan, God
with us, kasama natin ang Diyos. Isinulat po ito ni Isaiah, one of the major prophet in the Old Testament, na alam po natin ito, nagkaroon po ito ng kaganapan, propesya ito, sa buhay po ni Maria. Nung nagpakita po sa kanya si Angel Gabriel, makikita po natin ito exacto in the book of Matthew, chapter 1, verse 23. Yung Matthew chapter 1 na yun, simula doon, doon natin makikita, verse 18, tuloy-tuloy po yun, doon natin makikita ang kwento. At ang sabi niya, maliwanag na dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Ano po yung palatandaan? Remember mga kapatid, nag-umpisa pa lamang ito in the book of Genesis, na ito yung sinasabi niya, yung sakong ang si Satanas kasi ang matiti, ang maano niya lang, magagalaw lang yung sakong na halos pinakadulo na yan eh. Noong sa ano, pero yung babae ang sabi niya dudurog sa kanyang ulo. So ang tinutukoy po niya rito mga kapatid, propesya ito patungkol po doon sa ang sinasabi niya, yung palatandaan na maglilihi ang isang dalaga. Paano maglilihi ang isang dalaga? Dalaga ka na tapos maglilihi ka. At magsisilang. Ano nga? Magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Nang ibig sabihin nun, kasama natin ang Diyos. At dito nga mga kapatid, kung babasahin po natin yung bata na yon sa Isaiah chapter 9 verse 6 na walang iba kundi ang walang hanggang, ang sabi po niya rito sa Isaiah chapter 9 verse 6, maliwanag po mga kapatid na ang tinutukoy po rito ay ang Panginoong Hesus at yung birhen nito ay walang iba kundi si Maria. Na ang sabi nga niya in verse 6 in Isaiah chapter 9 verse 6, a child is born to us, a son is given to us, and he will be a ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace, walang hanggang Ama, makapangyarihang Diyos. Isipin niyo po yun ha. Tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So ito po yung sanggol na ito. Ngayon, maliwanag na yung isang dalaga daw ay maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Bakit kasama natin? Good news po yan eh. Magandang balita yan, kasama natin Diyos. Kasi kung hindi tayo sasamahan ng Diyos, mga kapatid, wala. Walang mangyayari po sa atin. Bakit? Kasi ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. At alam po natin na ang kabayaran ng kasalanan, sabi po ng Biblia, ay kamatayan. At ang kamatayan na tinutukoy po doon mga kapatid, hindi lamang yung physical kamatayan natin dito, kundi yung spiritual death, yung separation sa Panginoon. Dahil nga po sa kasalanan at walang nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos, Romans chapter 3 verse 23. At kaya po mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay ipinanganak ng isang birhen. Amen mga kapatid? At ang Panginoong Hesus ang ipinanganak, mga kapatid, na walang kasalanan. Bakit? Kasi ang ipinaglilihi po ng ni Birhing Maria ay sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Siya po ay isa pong dalaga. Kaya nga po si Maria natanggap po niya ang mensahe po ng anghel, siya po ay mangyari sa akin ang kalooban ng Diyos. Isipin niyo kahit na mayroon po siyang nakatakda na po siyang ikasal sa kanyang iniirog na si Joseph. Pero ano po ang ginawa po niya? Siya po ay sumunod sa kalooban po ng Panginoon. Sabi niya, mangyari ang sinabi mo sa akin, mangyari ang kalooban ng Diyos ayon sa iyong sinabi. So akala po natin madali yon, pero makikita po natin dito na ang Panginoong Hesus, noong siya po ay ipanganak, wala pong kasalanan. Wala po siyang sinful nature kasi sa magitan po yun ng Banal na Espiritu. Pero si Maria po mga kapatid ay hindi po siya yung tinatawag na Immaculate Conception. Hindi po. Ang Panginoong Hesus po
ang ipinanganak na walang kasalanan. Bakit? Kasi ang pagkapanganak sa Panginoong Jesus ay sa pamamagitan po ng alin? Nang banal na Espiritu, birhen po yun. At si Maria, kung makikita po natin mga kapatid, ano, di ba ang nangyari po doon sa kwento na iniisip ni Jose o ni Joseph na hiwalayan itong si Maria? Dahil nga, nalaman niya na siya'y nagdadalang tao. Eh, hindi pa sila ikinakasal eh. Pero yung panahon po yun, mga kapatid, engaged na po sila, nakatakda na po sila. Naikasal, pero nasumpungan po siya, nagdadalang tao. Pero habang iniisip po niya ito na palihim niyang hiwalayan, ang sabi po ng Biblia, sa magitan po ng panaginip, napakita sa kanya ang Diyos. Napakita sa kanya ang anghel ng Diyos. At sabi niya, huwag kang matakot na tuluyan si Maria sapagkat ang kanya pong ang kanyang ipinaglilihi ay sa magitan ng banal na Espiritu. Kaya tinuluyan po niya, at makikita natin dito noong sila po ay nagsasama na nagkaroon pa sila ng maraming anak, mga kapatid. Kaya hindi po siya yung tinatawag na perpetual na continuous siya na siya isang birhen, hindi po. Kapatid nga niya si Santiago ang Panginoong Jesus. Anak niya si Santiago. Anak din po niya si Jude. Sa Biblia, yung nagsulat po sa Biblia, makikita po natin yung Jude. In the book of Jude, anak po ni Maria yun. Anak po nila ni Jose. At si Santiago, mga kapatid, o si James, anak din po niya yun. So dapat, mga kapatid, lang sa Biblical, wag po nating ililihis yung aral po ng Biblia. Magbasa po tayo. Nakasulat po yan sa Biblia, hindi po ito invento. Ngayon, mga kapatid, tandaan po natin na ang tanging pwedeng maging tagapagligtas lamang ng kaluluwa ng isang tao na para bayaran ang lahat ng kasalanan ng tao ay kailangan ang Diyos din. Kaya ang Diyos, nagkatawang tao siya, sabi ng Biblia. The Word become flesh and dwelt among us in John chapter 1 verse 14. Sinong tao sa balat ng lupa simula noon, libu-libong taon na nakakaraan hanggang ngayon, na ipanganak ka ng isang birhen? Paano nangyari yon? Hindi kaya, may kaya nga may mga Kristiyano na nagsasabi na this is so impossible. Imposible daw yon. Hindi kayang i-explain ng medically speaking, scientifically speaking, hindi kayang i-explain eh. This is impossible. Yes, impossible nga eh. Because it's a miracle. That is impossible. Impossible talaga yun. Impossible talaga yun. Kasi nga, isipin mo na magbubuntis ang isang dalaga. Paano nangyari yun? Hindi nila kayang tanggapin yun eh. Kaya nga may mga ibang mga Kristiyano na hindi nila kayang i-accept yun. Hindi nila kayang i-accept dahil hindi nila nauunawaan kung paano kumilos ang Panginoon. Yung kasi yung kanilang pride eh, na hindi nila kaya explain. Pero all things are possible to God. Kaya tingnan ninyo, mga kapatid. Now here, in Lucas chapter 2 verse 27-35, tingnan po natin muna ito sapagkat mayroon pong isang lingkod po ng Diyos na nasa templo. Ang sabi po ng Diyos, sa patnubay ng Espiritu, Simeon ay pumasok sa templo. Lingkod ito ng Diyos, mabuting tao ito. Sabi niya, at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Hallelujah. Inihandog nila ang Panginoon kasi sa templo eh. Kailangan kasi yung mga bata, mga kapatid, dinidedicate ang bata. So sa Old Testament, makikita natin dito na yung batang si Samuel nung maliit siya, inihandog siya sa templo. At sabi niya, bakit nila inihandog? Mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay nito. Hindi nila binautismuhan. Nung malaki si Kristo, saka siya nagpabautismo. Binautismuhan siya ni Juan Bautismo na tinatawag, o John the Baptist. Saan? Doon sa ilog ng Jordan. Doon siya nagpabautismo nung malaki na ang Panginoong Jesus. Pero nung maliit siya, mga kapatid, inihandog siya. Kaya mayroon pong tinatawag na dedication. Walang binyag. Bakit bibinyagan mo ang sanggol? Meron pa tayong tinatawag na christening. Bakit christening? Hindi mo pwedeng gagawin Kristiyano ng isang tao, isang bata. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay personal yan na desisyon. Kung gusto mong tanggapin si Jesus na tagapagligtas o tanggihan mo siya, nasa sa iyo yun.
Kailang sa binibinyagan mo ang isang tao, binabautismuhan mo siya kung kailan niya alam na ang mabuti at masama. Nauunawaan niya na. Naiintindihan niya na. Naiintindihan niya na siya nga ay kailangan, kaya siya nagbabautismo kasi gusto niyang i-confess na si Jesus nga ang public declaration kasi yan eh. Jesus was the Christ that he rose from the dead. It signifies the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Public declaration niya yun. Pero habang maliit pa siya, makikita natin dito na siya ay ihandog mo. Biblical po yan. Kaya sabi nila, eh hindi ba kayo nagbibinyag ng bata? Bakit nagbibinyagan yung bata? Yung sanggol. Ang salitang bautismo lang, mga kapatid, pag sinalalawang baptism, to immerse, paglubog po yan. Ilulubog mo siya. Hindi po gano'n. Biblical ang pag-uusapan. Kaya nga si John the Baptist, marami silang binotis mo sa ilog Jordan eh. Kaya nung maliit pa lang, inihandog mo siya. You dedicate it. Paglaki niya na, saka siya magpabautis mo. Ngayon, sa patnubay ng Espiritu Santo ay pumasok sa templo at nang dalhin doon, nina Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagpuri sa siya Diyos. Hallelujah! Kinarga niya at nagpuri sa Diyos, tapos ang sabi niya, ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang iyong alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita ko na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas. Hallelujah! Nakita ko na po, sabi niyo, ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Hallelujah! Sa lahat ng bansa, inihanda ng Panginoon ito eh. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil. Pag sinabi mong hintil, pag ikaw ay hindi isang Israelita, hintil ka anuman ang lahi mo. Liwanag na tatanglaw sa mga hintil. Bakit? Kasi ang mga hintil, kasi hindi sila nakakilala sa tunay na Diyos nung panahon na yon. At magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So dito, mga kapatid, ang sabi ng 33, namangha ang mga magulang nang sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos. Ngunit tutulig sa insya ng marami. Di ba tutulig sa insya ng marami? Nangyari yan. Hanggang ngayon. Diba? Kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kabigatiang parang isang patalim na itinarak sa inyong puso. Alam natin dito na ang kanya, nakita mismo ni Maria. Nung ang kanya pong anak, ang Panginoong Jesus ay ipinako doon sa krus, naroon siya. Lahat ng mga disipulo ng Panginoon ay wala roon maliban lamang kay John the Beloved, kay Juan. Kaya doon ipinagkatiwala ng Panginoong Jesus eh, ang kanyang ina na iniisip pa rin ng Panginoong Jesus, ang kanyang ina, kahit na doon sa oras ng kanyang kamatayan, doon sa cross, ang nasa isip pa rin ang kanyang ina. Pero ibinilin ni ang Panginoong Jesus ang kanyang ina sa kanyang disipulo na si John the Beloved, na malapit sa kanya, humihilig sa kanyang dibdib yun eh, ang Panginoong Jesus. Pinagkatiwala niya. Hindi niya pinagkatiwala una sa kanyang kapatid na si John o si Jude, kasi nung panahong iyon ay ayaw pa nilang maniwala sa kanya eh. Di pa naniniwala sa kanya. Naniwala lang sila, ang mga ibang kapatid ng Panginoong Jesus, after na ng kanya pong resurrection. Kung babasahin po natin, pag-aaralan natin muna, kung pag-aaralan natin mabuti, biblical. Now, in Luke chapter 2, verse 19, the Bible tells us that after the shepherd visited Mary and no doubt shared what the angels had said to them, she treasured up all these things and pondered them in her heart. Pondered them in her heart. There was certainly a lot to think about. Laging ano yun eh, iniisip na mabuti.
inaano to sa puso niya, hindi niya binabaliwala yun. There was certainly a lot to think about. Ano yun? Diba, there was, today, Luke 11, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Ito yung mga pahiwatig sa kanya. Pero yung pahiwatig pa lamang, yung appearance pa lamang ng anghel sa kanya, na siya ay magdadalang tao, yung pa lamang magdadalang tao sa magitan ng banal na Espiritu, yun ay ano na eh, himala na yun mga kapatid. Kaya dito natin makikita, he ponder in her heart, lahat ng mga naririnig niyang ito. At ang sabi niya, isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas ng Kristong Panginoon. He will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. His kingdom will never end. Narinig po niya lahat ito eh. Kaya po mga kapatid, kaya nga po, if you are going to put in Luke chapter 1 verse 46, ganito na lamang ang tuwa, ang kagalakan ni Maria. Ito po ang kanya pong sinabi, di ba? Basahin ko yung sa Luke chapter 1 verse, yung awit ito eh, ng pagpupuri ni Maria. Ang sabi niya sa 46, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At ang aking espiritu'y nagagalak sa aking, hallelujah. At ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Hallelujah. Nagagalak daw. Nagagalak daw yung kanyang espiritu. Sino nagsasabi nito? Si Maria mismo, nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Siya mismo, kailangan din niya ng tagapagligtas. Kasi hindi po siya tagapamagitan. Ang tagapamagitan po lamang, in the book of Timothy, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya siya mismo, nangangailangan ng kaligtasan. Kaya nagagalak yung kanyang espiritu. Hallelujah, nagagalak yung kanyang espiritu. Diba? Ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sino bang nagsasabi nito? Si Maria. Kaya po mga kapatid, kung sa respeto lamang po, napakataas ang respeto ko. Higit sa kahit kanino mang babae sa balat ng lupa na isinilang simula noon hanggang ngayon, maging sa aking asawa o sa aking ina, kahit sino pa, paggalang o respeto sa kay Maria, walang ibibigay natin sa kanya. Bakit? Ina siya ng Panginoon eh. Pero hindi siya ina ng Diyos. Ina siya ng Panginoon. Ina siya ni Kristo nung siya ay maging tao. Pero wag naman sana na yung para sambahin na. O manalangin sa kanya. Yun ang gusto niya eh, manalangin na sa kanya. Hindi po kasi ganun eh. Hindi po kasi ganun ang nakalagay po sa Biblia. Pero respeto, ibibigay po natin siya. Pero gagawin natin siya tagapamagitan, hindi po ganun. Wala po tayong mababasa ganun sa Biblia, mga kapatid. Kahit isang talata sa Biblia, wala. Kung mayroon, kahit kaninong Biblia ninyo basahin. At ito po ang katotohanan. Huwag po naman sanang magagalit ang mga kapatid nating Katoliko. Ano, huwag po naman silang magagalit. Kasi binabasa ko lamang po yung Biblia, mga kapatid. Amen? Kaya nagagalak po si Maria sa kanyang Diyos na tagapagligtas. Nangangailangan po siya mismo. Kaya nga po mga kapatid, di ba iniisip-isip kasi ito ni Maria eh. Yung mga sinasabi sa kanya, isipin mo na yung kanyang karian ay walang hangga, walang katapusan. Sino ang hari? Na ang hari niya ay forever, will never end. Wala pong ganun. Tinan mo ang Panginoon, pwede siyang gumawa, pwede niyang yung kanyang bugtong nanak nung kanyang suguin dito. Pwede niyang gawing hari eh. Pwede niyang ipanganak doon sa palasyo, pero hindi niya ginawa yun. Pinili niya na ipanganak sa magitan ng doon sa Sabsaban. At yung maliit na lugar lamang doon sa Bethlehem ay yung napaka-humble na hindi naman mayamang tao si Maria. Pero pinili siya ng Panginoon. Hallelujah. Pinili din ng Panginoon si Jose. Kasi nasa ngipi kasi ni David yun eh. Nasa lipi ng Judah yon, doon kasi yung lineage noon, doon magmumula ang tagapagligtas. Kaya tingnan nyo maliwanag ang sinasabi ng John 46. Diba? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh
unto the Father but by me. Diba? I am the way, sabi ng Panginoon. And the truth. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sumagot si Jesus po yan, mga kapatid. So gusto nating makapunta sa Ama, gusto nating makapunta doon sa piling ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, walang ibang katotohanan. Wala pong ibang daan. Kung hindi natin matatagpuan ang buhay kahit kanino naman, sumagot sa Jesus, sa Panginoong Jesus po natin makakamit. Kasi napakasimple naman kung babasahin po natin. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Bakit? Sinabi ng Panginoon yun eh. Lahat, nagtuturo sila ng daan, nagtuturo daw sila ng katotohanan, nagtuturo sila ng buhay. Hindi ka pa sigurado kung tinuturo nila ang totoo. Pero ang Panginoon, hindi niya lamang itinuturo ito. Siya mismo yung daan, siya mismo yung katotohanan, siya mismo yung buhay. Bakit? Siya lang din ang ipinanganak ng isang birhen. Mayroon ba sa balat ng lupa? Kasi lahat ng tao, mga kapatid, ay nagkasala. Sabi po ng Biblia, ang Panginoong Jesus ay tinukso sa lahat ng paraan. And yet not sin. Hindi po siya nagkasala. Wala pong sinful nature ng Panginoong Jesus. Lahat ng tao mayroon pong bahid ng kasalanan. Kaya kailangan po siya na ipaglihi ng isang birhen sa magitan ng banal na espiritu para walang bahid ng kasalanan. Kaya nga yung dugo kasi ng Ama ang tinitingnan para kung sa, di ba, sa dinik, yung dugo ng Ama, mahalaga yan eh. Para mabuo ang isang bata. Pero saan nagmula yung dugo ng Panginoon? Nung siya'y mabuo doon sa sanggol. Banal na espiritu nga, ang Diyos nga. Yun mga kapatid, nagkatawang tao. Yun yung tinatawag na God incarnate. Nagkatawang tao ang Diyos. Bakit kailangan niya magkatawang tao? Sinabi ng Biblia yan eh. Bakit kailangan niya magkatawang tao? Kasi yung purpose niya mga kapatid, anong purpose niya? Para iligtas tayo. Saan tayo ililigtas? Doon sa cross. Hallelujah. Kasi nga mga kapatid, para siya ay mamatay, kailangan po niyang magkatawang tao para magkaroon siya ng flesh and blood. Kasi yung Diyos mga kapatid, hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Kaya po yung pananaw natin na patay ang Diyos, hindi po patay ang Diyos. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Nung siya ay nagkatawang tao, saka siya po namatay mga kapatid. Pero nung namatay po siya ng Biyernes, after 3 days mga kapatid, sabi po ng Biblia, he rose again. Linggo ng umaga yon mga kapatid, siya po ay buling nabuhay. Kaya si Jesus, buhay magpakailanman. Kaya, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Magpakailanman, hindi po siya namamatay taon na. Forevermore, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Under heaven, there is no other name. Walang ibang pangalan. Kay Kristo lang, mga kapatid, sa kanya lamang matatagpuan yung kaligtasan. Hallelujah. Ngayon, kung tatanggihan natin ito, nasa sa inyo. Pero ginawa na ng Panginoon yung kanya pong part, yung plano po niya paano tayo iligtas. Ipinagkaloob po niya ang bugtong na anak, kanyang bugtong na anak, upang sa magitan ng kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo ay magkaroon tayo ng kapatawaran. Gayon na lamang, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For by grace are ye saved
true faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. For God so loved the world that He gave. Ito yung gift ng Panginoon, regalo. Gift of God. Yung gift of God ng Panginoon, yung regalo niya, ang Panginoong Jesus yun. At yung samamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, yung dugo niya na tumigis doon, yun lamang ang makakapagpatawad sa ating kasalanan. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Hebrews chapter 9, verse 22. At ang dugo ng mga hayop taon-taon, mga kapatid, bukod yung araw-araw na paghahandog na ginawa nila taon-taon, walang katapusang paghahandog yun. Pero kaya nga, ang tawag doon atonement, just only to cover up their sins. Pero wala pa rin naging matuwid sa pamagitan ng kautusan. Pero yung dugo ng Panginoon, without blemish, without spot, pure ang dugo ng Panginoon, walang bahid na kasalanan. Sinong tao ang pwedeng magligtas? Sinong tao ang pwedeng magbayad ng lahat ng kasalanan ng tao, kundi ang Diyos lamang? Kaninong dugo? Ang dugo ng Panginoong Jesus lamang ang kayang magbayad ng lahat ng kasalanan ng tao. Ngayon, kung yung tao, paliniwalaan niya ito, kilalalanin niya na si Jesus nga ay namatay sa kanya, sa krus ng Kalbaryo, pagsisihan niya yung kanyang kasalanan. Maliwanag kasi ang sinasabi ng kasutusan, mga kapalit. Yung kaligtasan, ipinagkaloob niya na biyaya ng Panginoon, for by grace are you saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Paano daw tayo naligtas, mga kapatid? Sa kagandahang loob ng Diyos. Ano ba yung grace? Ano ba yung kagandahang loob ng Diyos? Ayan po yung tinatawag po na biyaya po ng Diyos. Yung biyaya kasi niyan, unmerited favor you are not supposed to receive it. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa kanyang biyaya, hallelujah, hindi tayo karapat dapat doon, sapagkat tayo sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Paano? Sa magitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya yan, biyaya din ng Panginoon yan, mga kapatid. At ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos yun ha, at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kailangan ng tao ng tagapagligtas. Kaya ito ang ibinigay po ng Panginoon, kasi ito ang kailangan ng tao. Ang higit na kailangan ng tao, hindi pera. Hindi ang higit na kailangan ng tao ay rin yung magbayad sa ating kasalanan. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Pinagkaloob na ito ng Panginoon. Hindi ito sa ating mga gawa, para wala tayong magmamalaki. Pati yung pananampalataya, mga kapatid, natin, biyaya po ng Diyos yan. Kasi kung wala ang Espiritu ng Diyos, 1 Corinthians chapter 12, verse 3, the Bible says, no one can say Jesus is Lord but by the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 12, verse 3. Hallelujah. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Redemption. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit yung kaluwalhatian ng Diyos? Isang banal na Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, hallelujah, sa biyaya, kagandahang loob, na walang bayad niyang ibinigay sila. Na walang bayad niyang ibinigay. Sila ay itinuring na matuwid sa magitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Sa magitan nino ng Panginoong Jesus na nagpalaya sa kanila. Paano tayo pinalaya ng Panginoon? Pinalaya tayo, mga kapatid ng Panginoon, sa magitan ng kanyang kamatayan doon sa cross. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi ni Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 18-19, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things
as silver and gold. From your vain conversation received by tradition from your fathers, but the precious blood of Christ, hallelujah, precious blood of Christ, more precious than silver and gold, yung dugo ng Panginoon. But with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot, hallelujah, purihin ang Panginoon. There is power in the blood. Alam niyo kung ano ang ipinantubos sa inyo. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo. Sa walang kabuluhang paumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang, tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira. Ano ba yung mga bagay na sira? Lahat ng bagay sa mundo ito nasisira eh. Tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Hallelujah! When God created the heaven of the earth, heaven and earth, when He created all things on this earth, it cost Him nothing. He just speaks it, let there be light, and there was light. But when it comes to salvation, it cost Him something. His only begotten Son. Hallelujah! Ang kanya pong bugtong na anak, purihin ang Panginoon. Kaya po mga kapatid, kung kayo po ay nanonood ngayon, ano man ang atin pong kalagayan, katayuan sa buhay, hindi po ako nagtuturo po ng nagtuturo rito ng invento ko lamang. Binabasa ko po. Kanina pa tayo rito, meron na tayong isang oras. Pero kahit yung kung wala po akong invento rito, saliksikin po ninyong mabuti. Binabasa ko lamang po ang salita po ng Diyos. At hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Ang tangi ko pong hangarin mga kapatid ay maipahayag po sa inyo, mabasa ang kanya pong salita na nagbibigay tanglaw sa atin. Ito po ay atas po ng pag-ibig upang makilala po natin, malaman po natin ang aral po ng Panginoon at matanggap po natin ang kaligtasan na kanya pong ino-offer sa atin. Ngayon ito ba ay tatanggapin ba natin siya o tatanggihan? Nasa sa atin po yun. Nawa ang dalangin ko po ay tanggapin po natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Paano natin tatanggapin ang Panginoon? Pag sinabi natin tatanggapin natin ang Panginoon, yung kanya pong salita tatanggapin natin. Yung kanya pong salita, ang Panginoong Hesus. Maaring sinabi mo na kilala mo ang Panginoon. Pero mga kapatid, hindi sapat na makilala mo lamang ang Panginoon. Yes, mabuti yun na nakilala natin ang Panginoon. Pero ang higit sa lahat, mga kapatid, tanggapin natin siya sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Pagsisihan natin ng totoo ang ating mga kasalanan. At kung gagawin natin ito, mga kapatid, ito ang pinakamagandang regalo na pwede nating matanggap sa ating buhay. At hindi mo pagsisihan, ito ang pinakamagandang Pasko sa iyong buhay. Kasi si Kristo yung Paskwa. Kahit walang Christmas tree, Christmas light, walang regalo, wala lahat yung mga bagay nitong panlabas. Kung mayroon kang Kristo, araw-araw ay Pasko sa iyo. Hallelujah! Kahit mayroong Christmas tree, mayroong Christmas light, mayroong Christmas card, mayroong Christmas party, kung walang Kristo, walang Pasko sa iyo. Kasi si Kristo ang atin, si Jesus ang Pasko. Paskuha natin. Jesus is the reason for the season. Gusto mo na matanggap, maranasan ang tunay na kagalakan, kaligayahan na hindi pansamantala lamang? Hindi kasi kayang ibigay ito ng mundo. Ang pwedeng magkaloob lamang mga kapatid ng joy, unspeakable joy, makakamit lamang po mga kapatid doon sa Prince of Peace, prinsipi ng kapayapaan, at yan ay ang Panginoong Hesus. Hallelujah! At kung gagawin mo ito mga kapatid, ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong buhay, babaguhin ka ng Panginoon and your life will never be the same again. Would you pray with me? Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso.
Mananalangin ako, uulitin mo ito. At kung gagawin mo ito na nagmumula sa puso, mga kapatid, naniniwala ako, ang Espiritu ng Diyos ay kikilos. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Dahil mayroong puso inyo na hanggang ngayon ay nagsasaliksik. Ito yung tamang panahon, mga kapatid. Hindi ito aksidente or coincidence. Divine appointment ito. Itinakda ng Panginoon. Ang araw na ito. Ito ang araw ng kaligtasan. Hallelujah! Para sa iyo. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, humihingi ako ng tawad, pinagsisihan ko ang aking kasalanan. Pinaniniwalaan ko na ikaw nga ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking mga kasalanan. At ikaw ay muling nabuhay. Sa oras na ito, ipinapahayag ng aking labi, Panginoong Jesus, kinikilala kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Isinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Banal na Espiritu, puspusin mo ako sa oras nito. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad at sa iyong pagliligtas. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Hallelujah! Kapatid, ipinanalangin mo po ba yan na nagmumula sa puso? Kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan, kapag ginawa mo na yan, narinig po ng Diyos yan. Alam mo, natutuwa ako sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoong Tagapagligtas. Ngunit higit na natutuwa sa iyo ang Diyos kasama ang kanyang libu-libong mga anghel ngayon na nagkakasiyahan ngayon upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya, umpisan mong manalangin, magbasa ng kanyang salita, magkaroon ka ng Biblia, at buksan mo sa aklat ng John at basahin mo with an open mind and open heart. Dumalo ka ng mga Bible-based church na mga worship service. Kapag pwede na mag-church, make sure go to church at ipamalita mo ang kabutihan ng Diyos, ang pagliligtas na ginawa sa iyo. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. And your life will never be the same again. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat, at would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, Mighty God, Everlasting Father and Prince of Peace. And now because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word, right now in the name of Jesus, I speak favor. I rebuke the devourer over your finances. I rebuke sickness. I rebuke any attack of the enemy upon your life and your family. Receive your healing. Receive your favor. Find faith in the name of Jesus. Right now, the Bible says, fear not, for I am with you, the Lord says. He will never leave you nor forsake you. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and Amen. Hallelujah. Muli po mga kapatid, marami pong salamat. Share niyo po ito sa inyo pong Facebook upang marami pong makapakinig ng aral po ng Panginoon upang tayo rin ay maging daluyan po ng pagbabala. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat, at we love you and we're praying for you. God bless at Merry Christmas po sa inyo. Hallelujah.